Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inalabas na injury update kay Stephen Curry. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang player na tatanggalin na ng Los Angeles Lakers. Hindi na naman nga po nakapaglaro si Stephen Curry sa kanilang game ngayong araw kontra sa Oklahoma City Thunder. Kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po mga fans ang nag-aalala na ngayon sa kanyang kalagayan. Lalo pat dahil nga po wala si Stephen Curry at Draymond Green sa kanilang lineup, ay nadedehado na nga po ngayon ang kanilang kupunan. Well, naibalita ako na nga po sa inyo noong nakarang araw na nagtamo nga po ito ng injury sa kanyang tuhod na siyang rason bakit hindi ito nakapaglaro sa kanilang pagkatalo kontra sa Minnesota Timberwolves. Subalit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng kanilang head coach si Coach Steve Kerr, hindi rin naman nga po malalang natamong injury sa tuhod ng kanilang superstar base sa ginawang pagsusuri ng kanilang team at ng iba pa mga eksperto. Sadyang inaasahan para naman nga po na mawawala lamang siya ng ilang araw sa kanilang lineup. Gayong kailangan muna nga pong obserbahan nila ang progreso ng recovery nito sa kanyang natamong injury bago nga po nila ito payagang makapaglaro sa Golden State Warriors. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang player na tatanggalin na ng Los Angeles Lakers. Naibalita na nga po ngayong araw ng NBA insider na si Jovan Buha ng The Athletic na hindi na nga po ibibigay pa si Austin Reeves sa Chicago Bulls para makuha nila sa isang trade si Zach LaVine. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin ito na hindi nila kukunin pa si Zach LaVine ngayong season. Sa katunayan, base nga po sa binulgar na balita ngayong araw, balak na lamang nga pong gamitin ng Lakers ang kanilang point guard si D'Angelo Russell bilang main player sa kanilang gagawing trade ngayong season. Yes, tama nga po ang inyong narinig. Siya na nga po ang sinasabi natin kanina na player na tatanggalin ng Lakers once na maging eligible na nga po ito sa trade. Bagamat man nga po nag-average si D'Angelo Russell ngayong season ng 18.8 points, 6.6 rebounds at 3.4 assists per game, ay hindi rin naman nga po ito maaasahan pagdating sa mga clutch moment ng kanilang laro. Plus napaka-inconsistent rin naman nga po ng shooting nito at napakalamyapan ng kanyang depensa na siyang sinasamantala parati ng kanilang mga nakakalaban. Kaya nararapat na nga po siyang i-trade ng Los Angeles Lakers ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.